Matutunan nyo sa discussion natin is the importance of financial literacy, the financial concept we need to know before investing, financial solution we need to learn and understand, at how IMG can help achieve our goals. Naririnig po ba ako, Coach Jen? Opo. Okay, thank you. So, sa pag-i-invest po, may limang level ng investing. Una, healthcare term insurance, protecting yourself, your family, greatest asset. Two, mutual fund, a bowl of rice for Filipino. Level three, stock market. Level four, real estate properties. At panglima is business. So, ngayon na araw, i-discuss ko yung first three, which is healthcare, mutual fund, at stock market. So, bakit kailangan natin mag-invest? Na-tanong nyo ba yan sa sarili nyo? So, magtatanong po ako ha, paki-unmute lang. Bridge, bakit kailangan natin mag-invest? Anong nasa isip mo? Paki-unmute, Bridge. Para lumago yung pera. Okay. Thank you. Tama yan. Kailangan magpalago talaga. But then, ang pinakauna talagang reason bakit kailangan natin mag-invest, dahil po dito, to beat inflation. Ito kasing inflation, habang tumatagal, ito ang silent killer ng pera natin. Habang tumatagal, ang purchasing value ng pera natin bumababa. So ito, example ko, way back 2003, ang isang McDo meal is 25 pesos lang po yan, makaya nating bilhin. Pero ngayon, hindi na kaya ng 25 pesos kung yan lang ang meron sa'yo. Hindi ka makabili. So yun po ang ibig sabihin ng inflation. So kailangan mabit natin yan. Pangalawa, to achieve a specific goal, bawat isa sa atin dito ngayon, may mga pangarap sa buhay at dapat specific ka sa goal mo. Ano ba yan? Para sa bahay, sa retirement, sa lamerda mo, sa education ng anak mo, para sa pamilya, bibili ka ba ng farm? Dapat specific po. Magkano, kailan mo gamitin, saan, at yung amount. Ganyan po dapat mag-achieve ng pangarap. At ang bawat pangarap po ay may katapat na presyo. So, paano natin ma-achieve yun? Kailangan i-build natin ang ating wealth. So, may kasabihan na pag kung anong itinanim, yun ang aanihin mo. Kung may masuksok, may dudukot ka for pagdating ng araw. So, kung magtanim ka pala ng puno ng mangga, bunga ng mangga ang maaanihin mo. So, dito ko nalaman na pwede pala pera ang ating itanim at pagdating ng araw, pera ang ating harvestin. So, ganun pala dapat. Kaso, ang common saving practice formula ang ginagawa natin ganito. Yung buong sahod natin na pupunta agad sa mga expenses, bayad dito sa bill, padala sa Pilipinas, tapos pinang shopping mo, kumain ka sa Jollibee, sa Starbucks, tapos kung anong maiwan, yun lang ang isisave mo. Ang tanong, may naiiwan ba? Di ba kadalasan wala? Kaya nadodrawing talaga ang pagsisave natin. At ang sahod natin, ikaw na naghihirap para sa nakayod ng kayod, ang pera natin napunta rito sa mga company na to. Itang company na to, hindi lang to mayaman, ubod ng yaman. So alam nyo, may paraan na hindi lang tayo dapat maging consumer sa kanila. Pwede tayo maging kasosyo ng mga yan. I-discuss ko mamaya. So itong income minus expenses equals savings, maling practice yan, palitan natin yan. Pay God and yourself first. Una, yung buong income mo, maminusan mo ng 10%. Bakit? Kasi itong tithes, para sa tithes mo to, kung anong meron ka ngayon, kung anong trabaho, anong achievements narating mo sa buhay, pinagdasal mo yan, hiningi mo yan kay Lord. So dapat mag-payback ka rin. May tatlong paraan para magawa mo yan. Bigay mo sa less fortunate na mga tao, bigay mag-charity works ka, or ibigay mo sa charity, or ibigay mo sa simbahan. Ganun po, kasi the more blessing na i-share mo, babalik at babalik din yan sa'yo. Then minus 20%. Itong 20%, hinihingi mo to pang lamerda para to sa future mo. Alagaan mo sarili mo kasi ikaw ang naghahanap buhay, especially pag ikaw ang money machine ng family mo. So ang matitira nito, equal 70%, ito ang pagkasyahin para sa mga expenses sa buhay. So ang tawag nito, prosperity formula. Alam nyo, kung gagawin nyo itong 10-20-70 rule, guaranteed po talaga na mag-prosper.
ang buhay. So itong 20%, papalaguin natin yan, hindi pwede na itago lang yan sa alkansya o itago natin sa unan, hindi yan mga nganak. So, learn how money works through the power of compounding interest. Rule of 72. Itong rule of 72, formula ito ni Albert Einstein. Ang rule of 72, kung hindi mo ito alam, magiging kalaban mo ito. Pero kung aware ka nito, best ally mo ito. Alam niyo kung bakit? Ito din kasi ginagamit pag magdodoble ang pera natin or kung mangungutang ka sa banko or sa credit card mo. So 72 divide rate of return equals numbers of years for investment to compound. So may papakita ako sa inyo na types of vehicles. Mostly, kagaya ko, mga ordinaryong tao, ito lang. Magsisave tayo ng pera doon sa bangko. Ang tawag sa atin, depositor, nagdi-deposit tayo. Kung mag-time deposit ka, nasa 4% yan. Pero kadalasan, pag nag-save lang tayo doon ng pera sa bangko, mga nasa 1% lang talaga yan. So by rule of 72, 72 divide 4 equals 18. So example ko sa illustration ko, 29 years old ka ngayon, nag-deposit ka ng 100,000. Every 18 years pa pala, magdoble ang pera mo. So kung ang purpose mo nito, para sa ano retirement mo, enough na po ba ang 400,000 pagdating ng araw? I don't think so. So alam nyo, may another financial vehicle pa na mas mataas dyan, which is 8%. So by rule of 72, divide mo, equals 9. So every 9 years, dodoble din ang pera mo. Kunwari, 29 years old ka rin. So every 9 years, saka lang din mag-dodoble. Pero alam nyo po, may pangatlo pang type vehicle na papakita ko sa inyo na kadalasan ang bangko, tayo na depositor, 1% lang makukuha natin, pero ang bangko ini-invest or investor din pala sila, dinadala nila yan sa mutual fund company na mga equity type, dito 12%. So 72 divide 12 equals 6. So kung nag-invest ng 29 years old, every 6 years, nagdodoble ang pera. Pagdating ng 65 years old, ang pera mo, nagiging 6.4. So, sino ang kumita? Diba? Si bangko. Or, kung wala kang alam, sayang, 16 times din ang diferensya. Hindi mo alam na ang bangko pala, siya naka 6 million sa'yo, po sa'yo, buta lang 400. Ganun po, importante ang financial literacy. So, itong mga equity type, pwede tayo dyan mag-invest sa mga mutual company. So, tanong ko sa inyo, would you like to be partner with this company? Pwede po tayo mamuhunan dyan or mag-invest sa mga kumpanyang ito. Sa dalawang paraan po, una, direct stock. Ikaw po ang driver sa sarili mong investment. Ikaw bibili ng mga kumpanya kung saan mo i-invest at take note, 10,000 ata ang minimum dyan para makapag-direct stock ka. Tapos dapat may alam ka, alam mo yung time horizon, alam mo yung analysis, babantayan mo siya 24/7. Ngayon, kung kagaya ka sa akin nga may trabaho, walang time, dito tayo, especially pag bago ka, mutual fund, makikisakay lang tayo kasi may driver dito. Andyan si fund manager at siya ang bahala magpalago ng ating mga pera, ng ating mga investment or ating mga puhunan. So ipapakita ko sa inyo ang illustration ng isang mutual fund company. So tayo lahat dito sa webinar, nag-invest o namuhunan tayo sa isang mutual fund company. May 1,000, may 2 million, 5 million at ang pera umabot ng 10 million. Itong 10 million na hawak ng mutual fund company, ipapamanage niya yan ni fund manager. At si fund manager ang bahala mamuhunan sa mga malaking kumpanya. So ang tawag nito is portfolio. So example ko, mababa ngayon ang economy, itong portfolio price, example, 10 peso per share, at nag-invest ka ng 1,000, 1,000, ayan, tapos 10 peso per share, magiging 100 share, ayan, big time ka na, shareholder ka sa mga kumpanya na yan. So ang tanong mo sa akin, paano pa ako kikita dyan? Ganito po, true capital price appreciation, hindi po overnight, it will take time. Gaya ng pinakita ko, rule of 72, as years goes by, yung shares na 10 peso, magiging 20 yan. So, ganyan ang kitaan. So, yung 100 shares mo times 20, magiging 2,000. Tapos, through dividend din kikita ka. Kasi at the end of the year, magbibigay sila ng dividend.
Minsan piso per share, minsan mas mataas pa dyan. Kasi kagaya niyan si Pilditi, lahat mostly ngayon nag-internet kasi takot lumabas. So lahat ng transaction through internet lang. So malaki ang kita niya, magbibigay siya ng dividend. So for example, magbigay siya ng 1 piso per share, times mo ng may 100 share ka, magiging ganyan po, plus 100. So magiging 2,100. Ganyan po ang kitaan sa mutual fund. So anong mga reason bakit mutual fund? May anim kasi na reason bakit. Una, professionally managed. Kadalasan ng mga mutual mga fund manager, may mga 20 years experience na yan sila, marunong talaga sila at yun ang profession nila. Minamanage talaga nila ng mabuti yung ating mga investment. Pangalawa, affordability. Kasi mag-i-invest ka lang ng 1,000, pwede mo na yung palaguin, taniman mo ng taniman para pagdating ng araw, marami kang haharvesten na pera. At pangatlo, tax exemption under Republic Act 8424. Kasi in-encourage tayo ng ating government na mag-invest or makisali tayo. Kasi in this way, nakakatulong ka sa sarili mo, sa pamilya mo at sa ekonomiya ng Pilipinas. Uunlad ang Pilipinas kung mag-invest tayo sa mga mutual fund. At pang-apat is liquidity. Kasi yung share mo, gusto mong pirahin, 3 to 5 banking days, magiging pera uli yan. At panglima, diversification. Ibig sabihin, hindi lang naka-invest sa isang kumpanya ang ating kapirahan. Nakakalat po siya sa lahat ito, sa mga companies na yan. So for example, ang reason kasi yan, for example, itong transport, wala masyadong travel ngayon, so mababa ngayon ang kitaan. Pero tingnan nyo naman sa telecom, 44%. So hindi tayo malulugi. Ganyan po kaganda ang diversification. At pang-anim is safety. Kasi magiging legit ang isang mutual fund company pag ano siya, under siya ng Republic Act 2629 at regulated siya dapat sa Securities Exchange Commission. Kasi itong SEC, regularly inu-audit nila independent na independent auditor yung mga mutual fund. At ang pera natin, hindi hawak ni fund manager. Andyan yan sa third party custodian bank ng Securities and Exchange Commission. Sa katunayan, ito ngang SSS, nag-invest sila ng 3 billion noong 2018. Bakit? Sabi kasi ni President Duterte, dagdagan niya ng 1,000 pesos yung mga pensioner. So paano nila ibibigay yan kung fully paid na lahat o magpe-pension na ang mga tao? Hindi nila masusustain yung mga pagbayad or sa mga pensioner. So nag-invest sila agad sa mga mutual fund. Dito lang naman, Phil Equity, Sun Life Canada, Phil Am Asset. So at currently dito sila sa Atram nag invest sila ng 1 billion. So, 'di ba? Ang galing. So tanungin, ang tanong mo sa akin ngayon, paano ba kaya ako mag-open ng mutual fund? Kaya no? May dalawang paraan. Una, hanapin niyo tong mga mutual fund company sa www.pipa.com. Makita niyo doon ang top 10 mutual fund company sa Pilipinas na legit talaga. At tapos, imi-message nyo sila o pwede mo puntahan doon sa mga address nila. Or, kung gusto mo ng hassle-free, dito po tayo sa IMG, International Marketing Group, kasi bibigyan ka niya ng access para hindi ka na mamroblema at paperless na, diretso ka na lang. Kasi, ito po ka-tie-up ng IMG, si Ramp Burr, at anim po ang mutual fund company. Itong tatlo, dito nag-invest ang ating government. So, kung mag-invest ka sa mutual fund, may bayad po ba? Yes, may bayad. Una, sales load. So, sa kada invest mo, may charge na 3.5%. So, kagaya niyan, sa Phil Equity Fund, naghulog ka ng 5,000, may 3.5 na charge. So, ganyan. And then, pangalawa, namuhunan ka, may holding period yan. Kadalasan, 6 months or 9 months, hindi mo pwede kukunin yung pinamuhunan o ini-invest mo dyan. Tapos kung wala kang disiplina sa sarili mo, bigla mong kinuha, talagang may penalty, 1% na ipapataw sa'yo. At pangatlo, of course, minamanage ito ni fund manager, may bayad siya every end of the year. Pero hindi naman tayo sinisingil bawat isa. Doon niya yan kinukuha sa net asset value per share doon sa ating mutual fund. So, sa tatlong yan, yung una ang pinakamataas na charge, 3.5 na sales load. Pero kung IMG member ka,
Ito talaga isa sa reason kaya ako nag-member. Kasi zero load fee. Nag-invest ako sa dito, as in walang bawas, walang labis, walang kulang, buong-buo. 10,000, 1,000 man yan, mapupunta lahat talaga sa investment mo. At take note lang, of course, kung mag-member ka, may bayad worth 5,500. Pero automatic naman, may Soldevo Mutual Fund ka at may 1,000 pesos na agad doon ibibigay. So parang 4,500 lang talaga ang investment mo. Take note, one time lifetime yan na pagka-member mo naman. So pakita ko sa inyo ang kaibahan ng hindi member tsaka member. Kung hindi ka member, nag-invest ka ng 100,000, tapos may nainusan ng 3% load, so nagiging 97,000 na lang yung pang-invest mo. Pero kung IMG member ka, buong-buo po mapupunta sa pagbili ng shares. So way back 2009, ang isang share is 8.2 piso. So kung hindi ka non-IMG member ka, 11,782. So ang layo din, nasa 4% din ang diferensya. So after 9 years, 2018, ganyan na po ang pera. 100,000 lang in-invest mo, ayan, ilang doble na yan. So sayang po. Kaya dapat, bago ka mag-invest, may alam ka dapat para hindi naman ikaw malugi. So, kung IMG member ka, affiliate niya kasi ito, kung kailangan mo ng mga financial services, tinatanggal po ang agent, ikaw ng agent sa sarili mo. So, access mo yan. Kung gusto mo ng healthcare, na, tapos gusto mo ng life insurance, andyan po ang MB Life sa healthcare, sa, si Kaiser. Gusto mo mag-invest ng mutual fund, direct ka na, hassle-free na, diretso. Tapos gusto mo ng direct stock, andyan din si MyTrade. Gusto mo kumuha bahay, lupa or kondo, ito naman din ang katayat ni IMG. Ayan sila Ayala, si SMD, si Vistalan. Tapos kung gusto mo ng insurance, insured mo yung sasakyan mo o insured mo yung bahay mo, pwede din dito. At take note, makakukuha ka po ng discount at cash rebate. Diba? Ang galing. Tapos yung 1,000 mo dito, nilagay niya sa top 10 holding companies. Ayan, bungga ka na. Kasusyo mo na si Ayala, BDO, Migaway, Jollibee. Ganyan po ang mangyayari. So, kailan dapat mag-invest? Ang sagot, dapat ano, kahapon pa. Kasi kung ako, kung alam ko to, nag-invest ako way back 2009, siguro milyonarya na ako at nakapag-home atlas na ako sa Pilipinas. Pero it's not too late kasi pwede mo nating simulan yan ngayon onwards. Kasi, pakita ko sa inyo ano, bakit kailangan talaga. Ang best time mo kasi dito talaga is time at disiplina. Una, may tatlong magkakaibigan, si Save, Mr. Save Early, si Later, at saka si Catch Up. Itong si Early, nag-invest siya ng 20,000 nung 25 years old siya for 6 consecutive years. Tapos, hininto niya, kasi para ito sa retirement niya na goal, pagdating ng 60 years old, nagkaroon siya ng 5.4 million. Tapos itong si Catch Up, si Later, na-realize niya, uy, maganda pala. So nag-invest, humabol naman siya nung nag 31 years old siya, hinabol niya. 6 consecutive years din, tapos biglang nawalan ng trabaho, hinayaan na lang niya, hindi na siya nag-invest. So pagdating ng 60 years old siya, nagkaroon siya ng 2.7. At itong si Catch Up, na-realize niya na, uy, maganda pala to para sa future at saka sa golden year ko. So talagang binanatan niya nung 31 years old siya hanggang nag-60 siya. So talagang nakakatch up siya, nagkaroon siya ng 5.3. Pero tingnan niyo po ano ang difference ng mga yan. Itong si Early, kunti lang ang ininvest niyang pera or ang kapital niya, nasa 120,000, which si Mr. Catch Up, nakakatch up siya, pero ang laki naman ang kapital niya. So ganun po ka halaga ang time talaga dito at disiplina. Every year you delete your savings or investment, million po nawawala sa atin. So sayang din naman kung hindi mo gawain para sa sarili at sa pamilya mo. So pakita ko lang dito, ayon sa pagsusuri ng Capital Economics of London noong 2018, ang Pilipinas nakikita na number 18 po biggest economy pagdating ng 2037, number 18 po tayo. Dahil kasi yan sa program ni President Duterte na Build Program. Ayan, yung iba dyan natapos na, yung iba ongoing, yung iba nakakasa na sa, nakaplano na.
So sayang din, aangat yung economy natin. So sana sa sarili natin, sakay na, sakay tayo para umangat din ang ating mga buhay kasama ang ating pamilya. So pag IMG member ka, may dashboard ka at yung IM, yung mutual fund mo, mamomonitor mo yan, makita mo kung ilan na ang kita mo dyan at kung gusto mo ng taniman, gusto mo ng dagdagan, andyan, makikita mo, pwede dagdagan mo lang ng dagdagan, mag-add ka ng subscription. So ako, nung na-realize ko kung gaano ka-importante, nag-invest ako agad kasi habang nagtatrabaho ako dito sa Oman, iniisip ko, pagdating ng araw, hindi ako uluhuan pag uwi ko sa Pilipinas. May pera nang magtatrabaho para sa akin. Hindi mabubutas ang bulsa ko. Kagaya ng nangyari nung naging Fahad Hospital ako sa Saudi. So, minamanage ko na talaga ng maayos ngayon. At saka pinapakita ko to kasi dito kasi sa IMG, we walk what we talk. So, para legit talaga. So, ito, wealth calculator, pakita ko sa inyo, get rich slowly but surely. So, kunwari, ikaw, may 1,000 ka ngayon, gusto mong mag-invest, gusto mong magkaroon ng 1 million within 20 years. So, every month, maghulog ka ng 1,000 sa financial vehicle na nagbibigay ng 12%, may meet yan pagdating ng 20 years. Pero sabihin mo sa akin na, uy, ang tagal naman ng 20 years, pwede mo ma-meet yan earlier, magiging 5 years or within 10 years yan, kung mataas ang kapital mo, kagaya nito, 10,000, in-invest mo sa 12% na mutual fund, pagdating ng 10 years, magkakaroon ka ng 2.3 million. So, ganyan po. So, di ba nakaka-excite? Excited na ba kayo mag-invest? Di ba nakaka-excite siya? Teka lang, iti-teach ko sa inyo yung another concept, itong building a solid financial foundation. Sa bahay financial, dapat ganyan dapat ang pagkagawa. Unahin mo yung healthcare. Bakit? Kung ikaw ang breadwinner, money machine sa pamilya mo o isa sa pamilya mo nagkasakit, di ba? Magastos yan. So dapat paghandaan mo yan. At kung ikaw ang breadwinner, protektahan mo sarili mo. Kasi if in case kunin ka ni Lord, paano na ang pamilya mo? At itong debt management, dapat yung mga kautangan, imamanage natin yan. Kasi yan ang anay ng ating bahay pinansyal. At dapat may emergency fund ka rin para yung investment mo, hindi mo mahuhugot kung ano man ang mga sakuna nangyari, talagang yung goal mo dyan sa investment mo, hindi mo makukuha. Dapat build it right, build it strong. Kasi kung iuna mo ang investment, kagaya ng ginawa ko dati, inuna ko yung investment ko, tapos nagkasakit ang tatay ko, bumalik ako dito sa Oman, walang source of income, hugot ng hugot para sa daily needs sa pamilya ko, bagsak talaga, back to zero. Kaya, mali talaga na practice na unahin natin ang mag-i-invest. Dapat pababa, sa baba, papunta sa taas. At alam niyo po, dito sa Pilipinas, or kahit sa buong mundo, yan talaga, medical expenses talagang nagpapabankrupt ng isang tao. At sa Pilipinas, aasa ka ba sa PhilHealth na may issue sila ngayon? Ang hirap umasa sa PhilHealth lang. Dapat may sarili tayong healthcare. At take note, ito kasing health, PhilHealth, 20% lang ang cover niya sa buong hospitalization bill mo. 20% lang i-cover niya. Ikaw pa rin magbabayad ng 80%. So, pakita ko dalawang senaryo sa inyo. Itong walang health insurance at may health insurance. Dito sa walang insurance, health insurance, masaya dyan. Kaso, hindi na tauso yan ngayon kasi mahahawaan ka ng sakit dyan. Isa lang ang sakit mo pagpasok dyan, paglabas mo ang dami na. Whereas dito, kung may health insurance ka, VIP ang treatment mo. Kagaya talaga yan sa experience na nakita ko nung nurse pa ako sa Mercy Hospital Iligan dati. Na pag may HMO ang isang pasyente, VIP ang treatment, tatawagan ang mga dekalibre na doktor para itrabaho, mag-treat sa'yo. Kaya sabi ko talaga dati, balang araw, gusto ko din ganun na para kung in case magkasakit man ako, aalagaan din ako ng mabuti. So, next concept is the X-curve concept. Ito po yung X na dapat natin tandaan. Itong blue line, nagre-represent yan ng pera natin. At itong red line, nagre-represent yan ng ating responsibility line. So, dapat pagdating ng araw,
Bata pa tayo ngayon, wala tayong savings. So pagdating ng katandaan o pagdating ng araw, dapat ipataas natin ang ating money line at ang ating responsibility, pababain natin yan. Kasi po, itong mga responsibility line, responsibility, permanent po yan. At kadalasan, kinukuha natin yan ngayon sa ating income, active income. Nagtatrabaho tayo ng nagtatrabaho para matustusan natin ang ating mga needs or responsibility. So dapat, hindi kasi, ito kasing active income natin, hindi ito habang buhay. So dapat, itaas natin ang money line natin para pagdating ng araw, hindi na tayo magtatrabaho. Pagdating ng araw, magkakaroon na tayo ng passive income. Ang pera na magtatrabaho sa atin, relax-relax na lang tayo. At ang ating responsibility line, pag bumaba na yan, andyan pa rin yan. Pero, dito mo na kukunin sa passive income mo. So, ikaw, chill-chill ka na lang dyan. Harvest-harvest ka na lang sa passive income mo. Ganun po ang buhay. So, sa life natin, may F sa gitna, ipapakita ko po sa inyo ang tatlong senaryo ng buhay. What if kinuha ka bigla ni Lord at ikaw ang inaasahan ng family mo? Paano ng family mo? Hindi naman ibig sabihin na mawala tayo, hindi tuloy ang buhay nila. Dapat ang mindset natin, protektahan natin ang ating family. Yan po ang reason na dapat may life insurance. Kasi ang life insurance ang magre-replace ng sa atin. Siya yung magbubuhay para sa pamilya natin. At pangalawang senaryo, pag mabuhay naman tayo ng matagal, hindi tayo aasa sa mga anak o sa ibang tao o sa government. Dapat protektahan natin ang ating sarili through investment. Dapat ludi ka na dito, living on interest and dividend. At pangatlong senaryo, hindi natin ito maiwasan. What if nagkasakit ka bigla? Dapat may health care ka para hindi ka na magsakit ang ulo, maghanap ng fund dyan kasi may health insurance ka na. At itong tatlong senaryo sa baba, gusto ko lang talagang i-stress out na. Unpredictable, hindi natin alam kung anong mauna dyan. Pero mangyayari at mangyayari talaga yan sa mga buhay natin. So dapat fully aware tayo dyan. So, pagdating ng araw, may peace of mind ka kung fully aware ka sa tatlong senaryo na yan. So, final test of good healthcare. So bago ka kukuha ng isang healthcare, dapat alam mo ito, magagamit mo ngayon. Tapos pagka golden year mo, magagamit mo rin. And then, kung kinuha ka ni Lord, ang pera hindi mawater, mapunta lahat doon sa family mo or sa beneficiary mo. At kung ang matagal ang buhay mo, nag-live tulong ka, andyan yung pera, ito ang magiging passive income mo. Dito na kukunin yung pagtanda mo, dito na kukunin ang mga needs mo kasi hindi ka na magtatrabaho, retire ka na. So, ganyan dapat po. It must have all the four cornerstone. So, my partner po ang IMG, which is ang Kaiser, your complete financial. Kasi may insurance na magpuprotect sa pamilya mo, tapos may healthcare para sa sarili mo kung nagkasakit ka, tapos kung mahaba ang buhay mo, may pera na nag-compound or nag-accumulate pagdating ng araw. Magiging savings. Ito yung ipon na walang tapon. Pupunta po lahat sa iyo. So, sino yan si Kaiser? Si Kaiser, isang health maintenance organization. At minamanage siya ng mga doctor at saka medical practitioner. At accredited yan sa DOH. At regulated siya sa Securities and Exchange Commission. Ito, example, sila, isa sila sa mga naggumagamit ng Kaiser. Itong dalawang sangay ng ating government, ang Supreme Court at House of Representatives. At dito lang sa IMG, na-realize ko, na hindi ka pala pwede kumuha ng Kaiser Healthcare Insurance pag hindi ka lumapit sa isang IMG member. Kasi exclusive broker lang ang IMG pag gusto mong magkuha ng Kaiser. So lalapit ka talaga sa isang member. So pamabilisan, ipakita ko lang sa inyo kung ano ba yung ultimate Kaiser Health Builder. Ganito po, yung healthcare Kaiser, 7 taon mo lang siyang pag-iipunan. At sa pag-iipon mo na yan, may insurance coverage ka na, may healthcare benefit ka kung in case ma-hospital ka. Tapos, may libre na annual physical examination at dental. Magpa-cleaning ka, magpapasta ka sa ngipin mo, kung ano mang gawin, libre. At take note lang, hindi pa cover dito ang pre-existing illness mo. But then, on the 8th year, hindi ka na magbabayad, relax ka na lang, mag-aantay ka na lang maturity ng 13 years.
ito na ang magiging coverage mo. Insured ka for 20 years, 20 years pa rin, total. Tapos, healthcare benefit, if in case mo hospital ka, andyan pa rin. At cover na ang pre-existing illness mo dito. At take note, ang pera mo nag-accumulate or nagdodoble na ang pera mo dito with maximum 10%. And then, kung hindi mo magamit yung first 7 years mo dito, ibabalik po ng, ang 80% sa iyo. Ang contract price, ibabalik 80% sa iyo. So, di ba, walang tapon. At pagdating ng maturity, makakuha ka ng 1.16 million. Tapos, may tatlong paraan. Gusto mong kunin ito lahat after 20 years, pwede. Pero kung gusto mo siyang palaguin, hayaan mo lang. Oh. At the age of 65, magkaroon ka ng 1 million year, yearly lifetime healthcare. Pang hospital mo, 1 million. Tapos, ang pera mo, naging 10 million na. Di ba? Ang galing. So, dapat paghandaan natin yan. So, sino yan? Legit ba yan si Kaiser? Ito po, how can we sure Kaiser will be there in the long term? Yung 51% na binabayad ng mga plan holder, automatic po napupunta sa trust fund as govern ng ating government kasi hindi yan pwede galawin. At pagdating ng maturity, mag-claim ka na, fully paid na, naka 20 years ka na, pwede mo nang i-claim. At ang pera natin, minamanage yan ng dalawang international bank na ING Bank at Deutsche Bank of Germany. At ang 49% na pupunta sa Soldibo Fund, pinapalago ang pera natin dito sa top 10 holdings company. So wala talagang tapon, hindi mawawater ang mga pera. May pera pagdating ng araw. So pakita ko lang ang mga sample dito na plan. Ang pinakamababa, K45, so monthly, 2,647. Pero take note, pag nag-annual ka dito, 2 months po ang discount mo dito. Parang 10 months lang ang binayaran mo. And then take note, itong term insurance, if in case may nangyari sa plan holder, ito, mapupunta ito sa beneficiary. At kung accident ang nangyari sa'yo, times 2, mapupunta sa pamilya. So marami po iyang plan, kung gusto nyo kumuha, tanungin nyo lang yung mga nag-invite sa inyo at talagang mag-explain yan sila ng further. Kasi may exclusive training ang Kaiser. So ako, nagkuha ako agad K75 kasi naintindihan ko na para hindi magalaw yung investment ko, kailangan proteksyonan ko yung sarili ko. Kumuha ako agad. At take note, ito, ang kagandahan nito, paperless na kasi hindi ka na magpapil-papil, online lang. Andito, makikita mo na lahat yung nangyayari doon sa plan mo. At kung gusto mong magpa-schedule, through online lang din. At ang ginawa ko, pinunan ko na rin yung kapatid ko kasi naisip ko, if magkasakit siya, hindi nasasakit ang ulo ko. Andiyan na si Kaiser sa salo kung if in case may mangyari. So bakit kay Ultimate Kaiser Health Builder? Kasi nakakabay niya ang bahay pinansyal. Ayan, may long-term healthcare ka pagdating ng 60 years old mo biyan. Tapos protected ka for 20 years life insurance. Tapos may emergency assistant services. If in case yung first bloodline mo nagkasakit, dinala sa hospital, pwede mong ipahiram temporarily yung Kaiser mo. Tapos bago mag-discharge sa hospital, bayaran mo lang din for emergency. Magagamit mo siya. At then at the same time, nag-accumulate or dumudubli na ang pera natin on the 8 year onwards ng 7 to 10%, nagkukumpound na siya. Cover siya lahat ni Kaiser. And then yung utang, pwede yan mamamanage din dito sa IMG. Mag-own ka lang ng business, talagang mamamanage yan, ay guaranteed. Kung trabahuin mo lang, tutulungan ka. Kung wala kang pera na ma-increase ang cash flow mo, tutulungan ka ni IMG. So you have to build a solid financial foundation. So another illustration, ipakita ko lang dito. Ikaw ang breadwinner, ikaw ang money machine sa family mo. Nagkakayod ka para maangat ang buhay ng pamilya mo to comfort level or luxury. Tapos bigla kang kinuha ni Lord, paano na ang pamilya mo? Hindi na, kawawa naman, babalik din sila sa poverty kung ikaw lang inaasahan. So yung mindset na yan, palitan natin yan na dapat ganito ang mindset natin. May insurance talaga at healthcare kasi kung kunin ka man ni Lord, andyan siya sa salo sa family natin at hindi sila mapupunta sa poverty line, tuloy-tuloy lang dito sa comfort level ng buhay or luxury. Ganyan po.
So, tanong ko sa inyo, pag nag-retire ka, alin ka dito? Magbibilang ng barya? O mag-enjoy-enjoy na lang kasi may peace of mind na paghandaan? Mamili kayo, choice nyo yan. So, dito sa IMG, kung mag-member ka, automatic, magkakaroon ka ng dashboard na ganito. Makita mo yung Soldebo fund mo, may fidelity ka na 50,000, ibibigay sa'yo. Tapos may, ito yung sa personal accident, may 100,000 ka kaagad-agad. May frame, eye frame ka, sunglass na libre din, dalawa per year. Libre din yung pagpa-check up mo sa mga doktor. Kasi di ba kung magpa-check up ka, nasa 300 or 500 pesos at ang charge na bayad mo sa doktor. So magiging libre yan kung member ka ng IMG. At kung gusto mo gawin ang business, andyan si Dominic Tool na sundan mo lang yung itong Dominic Tool, pwede mo na gawin ang business mo. So nag-member ka sa IMG, 35 benefits agad ang makukuha mo. At ang isa sa kagandahan nito, tuturuan ka talaga bago ka mag-execute kung anong gusto mong financial services na gawin mo. I-educate ka. At nag-member ka lang ng 5,500 one-time lifetime, tingnan nyo naman, may 100,000 ka kaagad. Kagaya sa akin, may 100,000 ako if in case ma-accident, may pera na magagamit ang pamilya. At may micro-insurance na 50,000 worth para sa final expense. Hindi mamamroblema ang family pagdating ng araw. Take note, may 5,000 lang ang bayad dito sa Fidelity, pero lifetime naman. Isang beses ka lang magbayad. Ito, mga kasama ko, kumuha sila ng frame, na-avail nila at naka-save sila ng 3,500. So, yung 3,500, pwede mo niya idagdag doon sa pang-invest mo. So, ang dami talagang benefit. Ito pa. At ang nagustuhan ko dito, itong number 15. Kasi alam nyo, automatic kasi may mutual fund ka na. So, may Soldebo na ako na hinuhulugan ko na, tinataniman-taniman ko na para pagdating ng araw, hindi ako zero balance. Tapos, itong number 18 din. Kasi sa kada invest ko, wala talagang bayad, walang labis, walang kulang, ano talaga buong-buo na pupunta. Ang dami nito, 35. Hina-highlight ko lang yung mga nagustuhan ko. At saka maganda itong number 31 din. Kung gusto mong kumuha ng sasakyan, magkakaroon ka ng discount. Paano? Kunwari, gusto mo ng sasakyan, punta ka sa Toyota, magpa-quotation ka, bibigyan ka ng quotation. I-email mo yan sa IMG. Si IMG, magre-reply sa'yo with discount na. At dadalhin mo yung quotation na galing sa IMG na email, idalhin mo doon sa Toyota, magkakaroon ka ngayon ng discount. So, mapupunta sa'yo ang discount, hindi mapupunta sa agent ng sasakyan. Ganon kaganda sa IMG. At ito, number 32. Kung gustong mong mag-own ng business dito, ma-avail mo to. May kailangan ka lang gawin para ma-meet mo ito. Libreng vacation, travel the world, libre. At mga world-class recognition, sasakyan. This year, apat po ang nakakuha na sasakyan. At itong number 35, maganda din ito. Kasi ang kagandahan, yung Kaiser mo, yung first 7 years mo, hindi mo nang magagamit at sure talaga, yung 80% makukuha mo pagdating ng araw. Ito ang gagamitin mo, yung number 35 na ibibigay nila na short term HMO, worth 75,000 yan pag mag-own ka ng IMG business. So, pakita ko lang, ang Kaiser, ang dami niyang center sa Pilipinas, diagnostic center sa Pilipinas, sa Metro Manila, sa mga Robinson, meron siya, sa SM, sa Makati, Metro Manila, sa Cebu, meron din tatlo. At this year, mag-open sila ng 10 at kasali dyan ang Cagayan de Oro at Davao. At take note, ang malalaking hospital sa Pilipinas affiliated po ng Kaiser. Yan sa St. Luke or doon sa amin sa local, sa Iligan. Mercy, Iligan, sa sanitarium, affiliate po ng Kaiser. Nasubukan ko kasi. And then, paano ka matutulungan ni IMG? Tatlong paraan. Ito po, financial education opportunity para hindi ka ma-scam. Talagang libre, lifetime na financial education, tuturuan ka ng tuturuan para may alam ka bago ka mag-invest o mamuhunan kung ano mang gusto mong financial services na angkinin mo. Tapos, ito, investment opportunity.
bibigyan ka niya ng access na hassle-free. Kung gusto mo mag-invest, gusto mo magkuha ng mutual fund, gusto mo mag-direct stock, diretso ka na, hindi na mamong problema. May access na platform na direct ibibigay sa iyo. At pangatlo, ito talaga maganda. Kung hikahos ka sa buhay ngayon, gusto mo ng extra income, mag-business, kunin mo tong business opportunity. Isipin mo, 5,500, may business opportunity ka na kaagad. Ito lang naman ang projected income mo. Pero hindi ko to further i-discuss sa inyo kasi may exclusive training ito pag mag-member ka. Pinapakita ko lang sa inyo na talagang may silver lining under IMG kung gawin mo lang talaga by heart paano. Ito pala yung mga affiliate links. So, ayan. One-stop shop. Ikaw ang agent sa sarili mo. So, since one-stop shop na siya, we got it all for you. So, kung gawin mo ang business ng IMG, mag-join ka lang. 5,500. Take note, one time, lifetime yan ang pagiging member mo. Tapos, mag-own ka lang para sa sarili mo ng Kaiser. Para pagdating ng araw, para sa iyo yan at sa pamilya mo. And then, pangatlo, i-share mo lang. Nakakatulong ka, i-share mo lang. Tapos, kikita ka na. So, ang acronym ng business ng IMG is Jose. Join, own, share, and earn. At take note, may renewal lang ang pagiging member ng 1,500. Bakit? Para ma-enjoy po natin yung 35 benefits ng IMG. May enjoy mo yung 35 lahat kung tuloy-tuloy ang kaligayahan sa pagiging member mo. Yan po ang reason. Kagaya ng credit card or any membership, di ba, may annual na renewal talaga yan. So, ganyan po din dito sa IMG. So, dito sa IMG, International Marketing, we are the community of saver and investor. Ang laki ng community ng IMG, millions po ang member. At ang mga mindset dito, nagsisave at nag mga investor. At isa pa, we change people life. Kagaya ko, na-change talaga ang financial mindset ko. From spender to saver, investor, at ngayon, missionary na rin ako ng IMG / entrepreneur. At saka, nagsisave kami ng people's life kagaya ko. At sana, kayo rin matulungan at ma-enlighten ang mga puso at damdamin nyo. Kasi ito talaga, binibigyan tayo ng hope at sana kayo rin makita nyo. So, ito ang mga tao behind IMG. Si Corina Sanchez, siya yung ambassadress ng IMG. Sa life insurance, which is MB Life, si Boy Abunda, at sa Kaiser, si Sharon Cunita. Kasi naniniwala siya talaga na ang Kaiser, makakatulong talaga, hindi kaya iwanan kahit maputi na ang buhok mo. At itong big three, sila Sir Joen, Sir Bart, at si Sir Noel, sila yung haligi ng IMG. At may programa sila sa IMG, sa DZMM, sorry. Every Saturday po, alas 6 ng umaga, makikita nyo yung tatlo at matuto pa kayo na pag nagsasalita yan sila, napaka down to earth kasi nila. So, kung interesado kayo, mag-tune in kayo bukas, makikita mo yun sila tatlo. So, yun lang po. Salamat! Stop share na ako, Coach Jen. Opo, Coach. So, salamat sa pakikinig. Kung may tanong kayo, tanong lang. Libre ang magtanong. Wow.